Karanasan po ito ng tita ko, Kuya Van. True story niya po ito. Naranasan niya ito noong siya ay 15 years old pa lang. Bale, itatype ko na lang po ito na parang siya ang nagkukwento. Para po hindi masyadong magulo. Nasa labas kami ng aming bahay habang nagkukwentuhan ng mga karanasang nakakatakot. Habang nasa kalagitnaan kami ng takutan, biglang may sumitsit sa likuran ko. Nagkatinginan kaming lahat, pero binaliwala namin iyon. Maya-maya ay may sumitsit muli. Tatlong beses na sunod-sunod at sa pangatlong beses ay mahabang sitsit na ang aming narinig. Sa pagkakataong iyon ay lumingalingan na kami at hinanap ang pinanggagalingan ng sitsit. Tapos may nakita akong isang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Nasa likod ito ng puno ng mangga. At dahil madilim, hindi ko maaninag ang mukha nito. Nakikita ko lamang ang hugis ng katawan. Malaki ang katawan nito at matangkad. May hawak itong kahoy na parang kahit anong oras ay maaari niyang ihampas sa amin. Nang makita ko nang humahakbang ito papalapit sa amin, sumigaw na ako at itinuro sa mga pinsan ko ang nakita ko. Nang makita nila yung lalaki, ay nagsitakbuhan sila at naiwan akong mag-isa. Hindi ko rin alam kung bakit hindi magawa ng pa akong tumakbo. Kahit halos maihina ako sa takot. Nang malapit na sa akin yung lalaki, ay hindi pa rin ako makagalaw. Parang ang bigat ng katawan ko. Tapos, bumubuelo na ito para hampasin ako. Nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Isang pamilyar na boses. Boses ng aking namayapang ama. Sabi nito sa akin, "Anak, takbo." Parang nag-slow mo sa akin yung buwelo ng hampas niya. At bago pa tumama sa akin ang hampas nito, ay mabilis na akong nakatakbo. Papasok na ako sa loob ng bahay namin. Sa likod ako dumaan at nangakmang bubuksan ko na ang lock ng aming pinto, may narinig na naman akong sumitsit. Palakas ito ng palakas. Pagtingin ko sa likuran ko ay nandoon na naman yung lalaki. Pero this time, tatlo na sila. Napaupo na lamang ako sa lupa habang umiiyak. Nakikita kong sabay-sabay itong humahakbang palapit sa akin. Niyakap ko na lang ang aking mga tuhod at unti-unting tinatanggap ang maaaring kahinatnan ko. Pumikit ako ng mariin habang hinihintay na tumama sa akin ang hawak nilang mga pamalo. May 3 minuto na ata akong nakapikit at hinihintay silang hampasin ako. Ngunit walang ni isang kahoy ang tumama sa akin. Kaya nagdesisyon na akong imulat ang aking mga mata. At labis akong nagtaka nang wala na sila sa harapan ko. Kaya pumasok na ako sa loob ng bahay. Pagkasara ko ng pinto, halos malaglag ang puso ko nang makita kong nandoon silang 3 nakatayo sa loob ng bahay na parabang nag-aabang sa akin. At dahil maliwanag sa bahay, nakita ko silang malinaw. Wala silang mukha. Burado. Pumikit ako at nagdasal. Tinatawag ko ang pangalan ng aking ama. At sa muli kong pagmulat, wala na ang mga ito. Kaya nagdesisyon akong pumasok na sa loob ng kwarto ko at natulog. Nanaginip ako. Hindi ko alam kung panaginip ba talaga yun o hindi. Nakikita ko ang sarili kong natutulog sa kama nang may 3 lalaking pumasok sa loob ng kwarto ko. Kitang-kita ko kung paano nila pagsamantalahan at halayin ang katawan ko habang tulog. Sinusubukan kong pigilan sila pero tumatagos lang ang kamay ko. Binaboy nila ako. Nang matapos na sila ay nagising na ako. Labis akong nagulat
nang makita kong wala akong suot pang ibaba. Kaya lumabas ako ng pinto at nakita ko ang aking ina at ang stepfather ko na nakaupo. Nakikita kong masama ang aura ng mukha nila. Sabi nila ay naririnig daw nilang may umuungol sa kwarto ko na parang nagtatalik. Nagsumbong ako sa kanila. Sinabi ko na may tatlong lalaki sa loob ng kwarto ko at pinagsamantalahan ako. Ngunit hindi nila ako pinaniwalaan. Sabi ng stepfather ko, baka raw nagpapasok ako ng lalaki at doon ako sa kwarto ko nakipagtalik. Naiyak na lang ako dahil katulad nung tatlong lalaki, ang stepfather ko ay pinagsasamantalahan din ako. Sa ngayon ay 41 years old na ako. May asawa at tatlong anak. Hanggang dito na lang. Salamat at God bless us all. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan ng aking kaibigan na sa kanya mismo nangyari. Itago na lang natin siya sa pangalang James. Isa akong estudyante sa kolehiyo. Bilang isang estudyante, madalas ay gabi na akong makauwi ng bahay. Dalawang sakay ang ginagawa ko papunta sa school. Ganun din pauwi siyempre. Sa tapat ng school namin ay may dumadaan ng jeep papuntang bayan. Tapos pagdating ko sa bayan, nagta-tricycle na ako diretso sa bahay. Bale, isang oras ang biyahe ko sa jeep kung hindi traffic. Tapos mga 10 to 15 minutes naman sa tricycle hanggang bahay na. Nangyari itong nakakatakot kong karanasan. Nung isang gabing pauwi na ako galing school. November 4, 2015. Katatapos lang ng klase namin noon, ng mga alas 9 ng gabi. Pagka-out namin noon, lumabas na agad ako dahil gusto ko nang makauwi ng bahay. Kasi pagod na ako noon sa maghapong klase. At talagang gustong-gusto ko nang humilata noon. So nag-abang na ako ng jeep sa tapat ng school. Habang nag-aabang ako, nakita ako ng kaklase kong si Jerome. Tinawag niya ako. Sabi niya, James, uuwi ka na ba? Mamaya ka na umuwi. Kain muna tayo. Magkikita kami nila Brent at Joseph sa kinakainan natin. Sige pre, kayo na lang. Sa bahay na lang ako kakain. Para diretso pahinga na rin. Sagot ko. Ayaw mo talaga? Tanong niya. Oo pre, pass muna ako. Next time na lang. Ah, sige pre, una na ako. Baka nandoon na sila Brent. Ingat na lang. Paalam nito, sabay na naglakad na papalayo. Sakto namang may dumaang jeep pagkatapos namin mag-usap ni Jerome. Kaya pinara ko na agad at sumakay. Habang nasa biyahe, nag-sound trip ako. Daily routine ko na yun kapag nasa biyahe. Kasi nga medyo mahaba yung biyahe ko. Habang nagsa-sound trip ako, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at nanlamig yung buo kong katawan. Kaya umidlip na lang muna ako. Naalimpungatan ako nang malapit na akong bumaba. Hindi ko alam pero parang automatic na sa katawan ko yung kahit ang sarap ng tulog mo sa biyahe, bigla ka na lang magigising kapag malapit ka na sa bababaan mo. Kayo rin ba ganun? Anyways, so ayun na nga, bumaba na ako. Medyo nawala naman yung pagkahilo ko. Siguro dahil lang sa gutom iyon. So sumakay na ako ng tricycle sa pilan sa bayan. Usually pinupuno pa ang tricycle bago umalis. Pero kinontrata ko na si kuya. Kasi nga gusto ko nang makauwi agad. At mga alas 10 na rin kasi noon. Sir, hintay lang po tayong mapuno ah, para makalarga na. Sabi ni kuya.
Kuya, wag na. Special na lang, gusto ko nang makauwi eh. Baka matagalan pa tayo, anong oras na rin kasi. Pakiusap ko sa kanya. Sige po sir, saan po ba kayo? Tanong niya. Sa Mapayapa Street kuya, sagot ko. So umalis na nga kami. Tapos habang nasa biyahe, nagtataka ako. Kasi panay ang tingin sa akin ni kuya sa salamin. Hindi pa nakontento, sinisilip pa ako mismo sa loob. Pero hindi ko na lang pinansin nung una. Hinayaan ko na lang. Maya-maya pa, ay biglang nag-iba ng daan si kuya. Kaya nagtaka ako, kasi hindi naman iyon ang daan papuntang bahay. Kinabahan ako bigla, kasi baka may gawing hindi maganda si kuya sa akin. Naisip ko pa nga nun na baka dalhin ako ni kuya sa kung saan, tapos hold upin ako. Pero pinilit kong ikalma yung sarili ko nun. At hindi ko pinahalata na kinakabahan ako. Tinanong ko si kuya. Kuya, bakit po nag-iba tayo ng daan? Hindi siya sumasagot. Kuya! Kuya! Bakit po nag-iba tayo ng daan? Dapat kumana na tayo sa may kanto kanina kasi malapit dun yung papuntang Mapayapa. Bakit hindi ka dun lumiko? Lalayo pa tayo nito eh. Tinignan lang ako ni kuya at wala siyang tugon. Tapos parang pati siya ay kinakabahan din. Ang lamig na ng pawis ko noon sa kaba. Nang biglang malapit na kami sa street namin. At medyo natatanaw ko na yung bahay namin. Nakahinga na ako noon ng maluwag. At para akong nabunutan ng tinik. Thank you Lord. Nasabi ko sa sarili ko. At pagtapat namin sa bahay ay pumara na ako. Habang kumukuha ng pambayad kay kuya, napansin kong namumudla siya at parang takot na takot. Kinausap ko siya, sabi ko, Kuya, kinabahan ako sa mga kilos mo kanina, tapos tinatanong kita hindi ka sumasagot. Ah sir, kasi po habang nabiyahe tayo kanina, nakita ko sa salamin na wala kang ulo. Kaya paulit-ulit kitang tinitignan pero wala ka talagang ulo kanina sir eh. Sabi ni kuya. Kinabahan ulit ako noon. Ha? Paano nangyari yun? Ngayon po ba kuya? Wala pa rin akong ulo? Nangangatal kong tanong kay kuya. Sir meron na po. Pasensya na po kayo. Kung pati kayo natakot sa ginawa ko. Ginawa ko lang naman yun para maiwas tayo sa disgrasya. O anumang kapahamakan. Turo kasi sa akin ng lolo ko noon na kapag nakakita ka ng taong walang ulo, maaring ito ay senyalis na may hindi magandang mangyayari sa tao na yun o malapit na siyang mamatay. Mahabang paliwanag ni kuya. Kuya, bakit naman po nag-iba tayo ng daan? Nagtataka kong tanong. Sir, kaya po hindi ko dinaan sa mismong daanan papunta dito sa Mapayapa dahil sinubukan kong iiwas tayo sa kapahamakan. Kasi sir, kung doon tayo dumaan sa mismong dinaraanan papunta rito, ay maaaring may nangyari sa ating dalawa na hindi maganda. Ganun po ba? Maraming salamat po kuya. Sir, isa pa pala. Pag uwi mo, lahat ng suot mo ngayon ay sunugin mo o ibaon sa lupa. Dugtong pa nito. Para saan po yun kuya? Sabi kasi sa akin ng lolo ko, ganun daw ang dapat gawin ng mga taong nakitaan na walang ulo. Para makontra raw ang masamang mangyayari sa'yo. Alam mo naman ang mga pamahiin ng matatanda. Wala naman siguro masama kung paniwalaan natin, di ba? Nagpasalamat ako kay kuya sa ginawa niya at sa mga payo niya. Pagka-uwi ko ng bahay, ay tinanong ako nila mama at papa kung anong nangyari sa akin dahil napansin nilang namumutla ako. So sinabi ko sa kanila lahat at ayun nga, sinunog nila lahat ng suot ko nung araw na yun. Alam daw nila ang pamahiin na yun at mabuti na lang daw ay magaling yung driver na nasakyan ko dahil kung hindi raw ay baka hindi na ako nakauwi ng buhay.
Kumusta po mga kamalikmata? Isang mapagpalang araw po sa lahat. Shoutout segment po. Shoutout po kina Aiza Abiliana del Campo from Saudi Riyadh. Shoutout po, ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Steve John P. Bautista from Bacolod City. Kumusta po sa mga taga Bacolod dyan? Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Ralph Baranda. Shoutout din po kay Mark Ocampo. Kay Clarence James. Shoutout din po kay Timothy James. Shoutout din po kay Eniela Yam Yanihat. Shoutout po, madam. Shoutout ko na rin po ang isa sa aking kapatid na narrator na si Boss Lagim Media Files. Subscribe po kayo kay Boss. Ang channel po niya ay Lagim Media Files. Shoutout din po kay Madam May Claire. Shoutout po, madam. Shoutout din po kay Madam Eriza Miguel. Kay Boss Lance Patrick Canicula. Shoutout din po kay Madam Nelly. Shoutout, madam. Kay Boss John Peter Solis. Shoutout, boss. Kay Sandro Continente. Shoutout, boss. Shoutout din po kay Madam Dimples Yumi. At kay Boss Jaymar Dejos. Shoutout po. Shoutout din kay Ninang Sol Ace. Shoutout, madam. Shoutout din po kay Gerson Nolasco. Shoutout ko na rin po si Istorya Mo. Subscribe kayo dyan. Shoutout din po kay Eugene. And shoutout ko na rin po ang aking mga kapatid na narrator. Kay Kwento Captain Kokak. At kay Boss Obet ng Tiktilaok Stories. Subscribe po kayo sa mga yan. Magagaling din pong narrator yan at magaganda ang mga kwento sa mga channel nila. So ayun. Muli, ako po si Van. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po. And I thank you.